Ang kalye Blumentritt ay ipinangalan kay Ferdinand Blumentritt na isang Austrian na guro at manunulat. Si Blumentritt ay kilala sa Pilipinas bilang isa sa pinakamatalik na kaibigan ni Dr. Jose Rizal. Tanda ng kanilang pagkakaibigan ay ang mga sulat nila sa isa't isa. Ferdinand Blumentritt, September 10, 1853, September 20, 1913. Si Ferdinand Blumentritt ay isang guro ng Austria, punong guro ng sekundarya sa Lemeritz, lekturaryo at may akda ng mga artikulo at libro sa Pilipinas at ang etnografiya nito. Kilala siya sa Pilipinas bilang malapit na kaibigan ni Gat Jose Rizal at ang maraming pagsusulatan ng dalawa ay nagbigay ng isang mahalagang sanggunian para sa mga istoryador at iskular. Kasama na ang kanyang huling liham mula sa bilangguan bago ang pagbitay. Si Blumentritt ay ipinanganak sa Prague na ngayon ay Czech Republic. Malawakang isinulat ni Blumentritt ang tungkol sa Pilipinas kahit na hindi siya dumalaw dito. Natumutugma sa noon ay estudyante at manunulat na si Jose Rizal. Ang relasyon ni Blumentritt kay Rizal ay nagsimula noong Hulyo 1886. Si Blumentritt ay naging isa sa pinakamalapit na pinagkakatiwalaan ni Rizal. Bagaman isang beses lamang silang nagkita, isinalin niya sa aliman ang isang kabanata ng unang aklat na Nulli mit Tangere at isinulat ang paunang salita sa ikalawang aklat na Il Filibusterismo. Bagaman tutol siya sa pagkalathala nito, dahil naniniwala siyang hahantong ito sa pagkamatay ni Rizal. Ang dalawang nobelang ito ay mga komentaryo na nagkukubli bilang kathang isip na ikinagalit ng simbahang katoliko at ng pamahalaang kolonyal ng Espanya at humantong sa paglilitis at pagpatay kay Rizal noong 1896. Bago ang pagpatay sa Maynila, isinulat ni Rizal ang kanyang pangwakas na liham para kay Blumentritt. Umiiyak umano si Blumentritt matapos matanggap ang liham. Kaagapay ni Rizal, si Blumentritt ay isang makabuluhang nag-ambag sa publikasyon ng La Solidaridad or La Solidaridad na inilathala ng mga Pilipinong expatriado mula 1889 hanggang 1895 bilang boses para sa advokasya ng mga reformang pampolitika sa Pilipinas. Mula noong 1900, si Blumentritt ay naging miyembro ng Berlin Society for Anthropology. Si Blumentritt ay namatay sa Lemeritz
Bohemia, kinikilala siya sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga pampublikong parke at kalye, kabilang dito ang Blumentritt Road, Blumentritt Station Line 1, Blumentritt Railway Station, ang Blumentritt Market sa Metro Manila at ang Blumentritt Street sa Naga City at Tugigaraw. Si Ferdinand Blumentritt ay isang dalubhasang mangangaral sa Germany. Bagamat isa siyang Aleman, ay sumulat siya ng maraming magagandang artikulo tungkol sa Pilipinas noong panahon ng Kastila. Hindi nakarating si Blumentritt sa Pilipinas, ngunit may pambihirang malasakit si Blumentritt sa bansa. Tumulong siya sa pag-finance ng La Solidaridad noong 1888 hanggang 1895. Naging bisprint sila ni Jose or naging bisprint sila ni Gat Jose Rizal noong 1886 sa Europa. Tumulong siya sa paglimbag ng Nolimit Tangere kasama si Dr. Maximo Biula para sa publish at maipadala sa Pilipinas ang mga kopya ng aklat. Bagamat naunawaan ni Blumentritt, ito ay sinabi niya kay Rizal na magiging witsa ito ng kanyang buhay. Dumating ang panahon na nanawala or nawalan na ng pag-asa si Rizal at susunugin na dapat niya ang il filibusterismo. Ngunit pinigil siya ni Blumentritt at pinagpatuloy ang il filibusterismo hanggang maipadala ang mga kopya ng aklat sa Pilipinas. Inaasahan ni Blumentritt na hindi na sila magkikita ni Rizal hanggang sumulat ng pamamaalam si Rizal kay Blumentritt noong siya ay nasa Port Santiago. Labis ang lungkot ni Blumentritt nang matanggap niya ang huling liham ni Rizal kasama ang mi ultimo adios. Matinding pag-iyak at hagulgol ni Blumentritt sa pagluluksa hanggang sa huling sandali ng buhay niya ay sumulat siya ng magagandang bagay tungkol sa Pilipinas. Pumanaw si Blumentritt noong 1913 sa Limerick. At si Ferdinand Blumentritt ay pinangaralan sa lungsod ng Maynila, San Juan, Naga at Tugigaraw na ipinangalan kay Blumentritt ang mga major streets sa bawat bayan na ito.